Hello! Magandang-magandang araw, Pilipinas! Ayan, nagbabalik ako, mainit-init pa at hindi ko na patatagalin. As promised, eto na, kasama ko na aking baby girl. Okay, ang aking friend na si Sas Rogando Sasot. Hello, baby girl! How are you? Ganda-ganda mo naman. Anong mga eksena? Yan bang epekto ng pagtanggal sa'yo ng ano, kalaban ng bayan? Hello, magandang gabi po sa mga nanonood ng Maharlika Boljakera. Kalain mo to. Eh, ito, nandiyan na pala yung mga ano televiewers mo. Hello, hello, hello. Ayan. Ay, bati ka muna. Oh, binabati ko lang yung mga kaka-tune in pa lang, no? Shout out sa inyo na hindi nyo kaalakalain na kaming dalawa in the end ang magsasama. I know. Hoy, pero in fairness, hindi naman tayo nag-away dalawa, ha? Hindi kami nag-away. May mga gustong meron talaga. Ayun, pero hindi talaga kami nag-away ni Sas. So, anyway, mag-aaway. Ano na lang, wala naman kami ginagawa sa isa't isa. I know. Kaya nga, 'di ba? Na-end tayo pa lang magkasama. So, yun na nga, Sas. 'Di ba? Anong nataramdaman mo nung una ko eh, 'di ba? Nag-usap tayo para ma-share natin sa ating mga kababayan nung nalaman mo na ang Maharlika page ay niligwak nila. Ano yung unang pumasok sa isip mo? Na naman, 'di ba? Na naman. So parang ako naman kasi yung Maharlika mo kasi is suking tindahan na yan eh. Ng report-report, totoo. Report-report. Actually, suki naman tayo noon, nung panahon ni Duterte. Nire-report-report tayo ng yellow. Aha. Actually nga, na-unpublish once yung page ko noon. Bago pa lang hindi eh. May warning-warning lang. Ang sa'yo mayroon, na-unpublish. Yes. Una na-unpublished. Tapos for 3 days lang yun, tapos parang nagsabi ng Facebook, nagkamali sila, tapos nirepublish nila yung page. Mm-hmm. Pero ito, kakaiba to, mamsh. Sa tingin, ikaw ha, para lang marinigatin yung mga kapalangga natin. So, ano ikaw ngayon, di ba, walang, by the way, yung page mo, walang warning-warning na may violate ka or may in-upload kang copyrighted videos, right? Wala. Sa pagising mo na lang isang araw, bumulagta. Kaninang umaga kasi naka-receive ako ng message. Sa email ko nga siya nabasa. Kasi nga, may nag-message sa akin sa isang social media. Sabi niya, naka-deactivate ka ba? Sabi niya, ha? Anong deactivate? Tapos binuksan ko yung email ko. Tapos, dun na, mayroon akong email from Meta. Mm-hmm. Ang sabi is, yun nga, na-flag daw ang aking Facebook. Sabi ko, flagged for what? So sabi ko, flagged for what? Pagbukas ko ng Facebook ko, doon na bumalaga na your account is suspended for 180 days. Ngayon, meron akong isuspended. Meron akong 180 days to appeal. Ngayon, pag hindi nila tinanggap yung appeal, my Facebook will be permanently disabled. So, ang pagkakaiba nito, Inang, burado ako sa Facebook. Lahat ng channel. Wala kang account. Wala akong page. Wala akong personal account. Wala akong messenger. Oh my everything. God. Sa akin din, sa Maharlika, ganun din. Pero sa'yo, talagang personal account, wala. Lahat, everything. Like, everything that I can use in order to access any service of Facebook, removed. So, parang, ano yung, wala kasi akong violations eh. And, nag-appeal na ako. Sabi ko, I'm a political blogger, I'm only writing commentaries, again, about Philippine politics, against politicians, against foreign policy, ganyan. So, I think naman yung mga nakikinig naman sa akin, no, especially during 2023,
2023 lang naman talaga ako talagang nag-all in na. Ay, budol talaga to. Budol. Diba? Correct. Yes. Nabudol talaga to, no? Mm-hmm. Kasi nung first 6 months kasi ang mga issues, kasi first 6 months pa lang yun eh. So, mga issues pa lang nun, mother, ang issues mo kang, pinaka-primary issues mo nga nun. Bakit yung ginaganyan yung mga loyalista? Yeah, doon ako nagsimula eh. Nung yung unfair treatment sa kanila nung December. Actually, no, hindi pala ako nagsimula doon. Kumbaga, isa yun sa mga laban ko nung December 10 yun, di ba? So, yun ang lalong nag-ingay tayo noon. But sa case natin, sa case mo, actually tama ka, 2023 ka lang talagang nag-all out. So, sa tingin mo, anong... Sinong suspecha mo dito? Well, ganito yan, no? Kaya nga ayokong banggitin yung mga issues because I want to protect you. Because there might be other forces other than the Philippines. So, I want to protect you because it might trigger them to take you down. So, I will not mention it, but Filipinos know it. Mm-hmm. Okay. I will just mention... I know it. I will just mention the local. No? Uh-huh. Of course, the government. Mm-hmm. Of course, ano yan eh, meron siyang iba, maraming gustong magpabagsak ng pages natin, Inang. Yeah. Hindi po coincidence na naglabas sila ng hit list some time ago, I think it's November, di ba, number one ako, number two si Chrisette, number three si Maharlika. Ano ba nangyari dun sa mga nandun? Pero, yun nga, kanina sa vlog ko, ito A1 information, na nag-meeting sila nung December 29, si Garafil, si Martin Romualdez, at si Liza, na kung saan ay gustong ang instruction, ang marching order ni Liza ay kausapin ng TikTok Philippines para ligwakin ang lahat ng Duterte supporters. Yun talaga. Ligwakin lahat. I think naman, no, 1 year na tayo. Ako, ikaw nga, more than 1 year ka nang bumuboljak sa kanila eh. Ngayon lang nila din disable. Ako 1 year, no? Kasi talagang lumabas talaga ako ng February. Parang I was kasi waiting kung ano yung mga babalik na rin yung mga pangako. Kasi yung issue kasi ni Inang, yung first 6 months, this is all about how they treated the people around them, Vic Rodriguez, Glenn Chong, and the loyalistas. Wala pang, saka yung ano, di ba meron kayong, inuunti-unti mo na yung smuggling, saka yung Okada. Yes. Di ba? Yan. Mm-hmm. Inuunti-unti mo na. And then, yun kasi is yung, okay, mga pagnanako. Ito kasi bilang policy talaga, as in, kasi 2023, dito na nakita natin na lahat ng pinangako niya nung campaign period is wala talaga. Wala talaga. So, kasi si Maharlika, naiintindi ako si Maharlika kasi may personal angle yung sayo na you devoted a lot of your time for them. Actually, lahat kami na parang kahit yung mga ayaw sayo, mm-hmm. sabi nila na, my God, nagawa nila yung kay Maharlika. Alam mo yun. At least nagising sila, no? Oo. Nagising sila na hindi ako nagsasalita dahil, napatunayan nila na hindi ako loyalista sa mga Marcos lang, kundi loyalista ako sa truth, sa katotohanan, di ba? Actually, kami ni Inang, nag-uusap na kami nito, nandun pa siya sa Pilipinas, nandun pa siya noon, after ba na inauguration yun, or before? Yung sinindun yung bahay ko ni Lady Boss na nakachinelas pa natin kasi hindi pa nga ako pinapasok. Hindi ka pinapasok dun sa Soler ba yun tayo? Okada? Soler. Ayun, nakachinelas ang lola. Hindi nalang VIP si Lady Boss. Oo. Shout out kay Lady Boss. Buti nang VIP ang lola mo kaya nakalusot-lusot tayo ng bonggang-bonga. So that was, I think, after the inauguration na. Kasi namit si Lady Boss sa campaign. Okay. Kasama natin si Abel. Mm-hmm. Remember? Kasama natin si Abel. Ang yung best friend. Best friend ko. BFF, mga BFF ko na sila. Tapos nag-uusap kami doon. So, actually, we were so candid. Sabi namin, ikaw inoferan ka ba? Tapos, natatandaan ko sinabi ni Maharlika noon. Sabi niya, alam mo, hindi ako po pwedeng mag- government official dahil nga American citizen ako. Hindi ko siya pwedeng
i-give up. Sabi pa niya sa akin na, inaferan nga ako nung panahon ni Duterte, hindi ko nga tinanggap. Oh, thank tapos, you for parang, reminding us. Natatandaan ko yon. Tapos tinanong niya ako, ikaw inoferan. Kasi ako, alam mo, nang ako rin, nung panahon ni Duterte, inoferan ako. Yeah, pero inoferan, oh, naalala ko yun. Inoferan ako noon, may kontrata ako sa school. Sabi ko, inang, hindi ako yung tao na kung may kontrata ako, aalis ako dahil lang may good opportunity, tatapusin ko yung kontrata ko dahil yung pinangako ko. And secondly, ayoko talagang pumasok sa government at ayoko yung, hindi ko kaya yung nangyayari. Hindi ko kaya makisama. Hindi ko kaya yung trabaho nilang ganyan. Talagang mag-iingay at mag-iingay ako. So, sabi ko pa nga na, sa hindi ko naman kailangan din ng pera, no? Tapos sabi ko, may send wave ba ako? tapos, may send wave ba ako ngayon? Diba? So, yun yung nag-uusap kami. Kasi nga, na parang, oh, inopera ka pa, ganyan. So, kasi nga, it's a normal question to ask, diba? Yes. Tapos, noon nga, pinag-uusapan na namin si Pebbles noon. Uh-oh. Itong si Marika, gusto pa niyang pigilan si Pebbles. Yan ang totoo, gusto niyang pigilan si Pebbles. At sabi sa akin ni Pebbles, kung naririnig man si Nine before, nagalit pa siya sa iyo kasi pinipigilan mo siya. Talaga? Dapat isama natin si Mother dito. Oo, pero na nga, that's the truth of it, Nay. Sabi niya sa akin, ako, ito si Maharlika, pinipigilan pa ako, anong gagawin? Totoo yan. That's the truth of it. Kaya yung sinasabi nila na si Maharlika, yung, no, it wasn't her. She wanted to pacify the situation. Totoo. Yes. Kaya nga ako nagulat, ay, si ate, gusto pa i-pacify yung situation. Tapos siya rin, ano talaga. Okay. Siguro, hindi ko pa to na, ano, na re-reveal sa tao. Ito, since binanggit mo yan, Sas, narinig ka na ngayon ng taong bayan na ako yung nagtigil kay isa ako sa mga nagsasabi kay Pebbles na huwag mo muna, mother. Huwag ka muna magsalita against kay Lisa at saka kay BBM kasi simula pa lang natin. Totoo po yan. Kasi ayoko talagang mag-failed si Kuting. Okay? Si Marcos Jr. Kasi nga supporter ako eh. So ngayon, lingid sa kaalaman ng taong bayan, I think I have to be honest na I did something for Pebbles na hindi niya alam. Okay? So, I think tama naman na sabihin ko. Hindi mo pa rin to alam, Sas. So, dahil naawang-awa ako kay Pebbles, dahil nga, di ba, binasura kami eh. Di ba? Tinraidor siya ni Lisa eh. Kumbaga, kinontrol din siya ni Lisa dun sa away nila ni RJ Nieto, di ba? Dahil kinampihan tong isa. So, dahil awang-awa ako kay mother, although we are not friends, kilala ko lang kayo nung pag-uwi ko, di ba? Tapos alam ko na yung sacrifice ni Pebbles dun sa kanyang hamburger business. So, actually, tinext ko, message ko si Senator Amy Marcos. Ano yung hiningi kong pabor para kay Pebbles? Sabi ko, ito first time ko po aaminin dito. Sabi ko, manang, sabi ko, sana mabigyan nyo naman ng opportunity si Pebbles na mag-work, sabi ko, sa government. Baka may magawa kang paraan. Sabi ko kasi si Pebbles, di ba chef siya, nagluluto-luto. Ako talaga, pero walang sinabi si Pebbles sa akin, kusang loob ko to, Sas. Na parang, kasi nakikita ko yung situation na, siyempre, pag magkakaibigan, nagsusuportahan kayo, kung ano yung talent ng isa, hindi ko naman na-request kay Ivy na ipasok sa si Pebbles para magnaka. Wala namang ganun. Ang sabi ko lang doon, sabi ko, baka naman pwede natin siyang ipasok kahit chef, kahit saan. Yun, no? Kasi yun yung expertise niya. Sabi ko, sinasira yung business ni Pebbles during the campaign dahil yung mga hamburger niya, pinagkukulayan niya ng kulay pula. Diba? So parang sabi ko, itong taong ito, supporter niyo. Die hard to. Bakit hindi natin siya tulungan? Sabi ko na, yan naman lang, bigyan ng trabaho. Pero wala po. Mother, alam ko, hindi ka hinanghingi sa akin ng pabor. Hindi siya talaga kusa ko to bilang isang tao, bilang kaibigan. Na ako yung, ganun kasi ako Sas eh, na kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko yung pangangailangan ng friend ko, alam ko, nararamdaman ko. So, tinext ko siya. Dedma. Okay?
At ano, ah, ang sagot pala, isa pala sa sinagot niya, wala siyang power to do that. So somehow, ako, pagkakatotoo ako, masamang-masama yung loob ko. Hindi kasi ito para sa akin, para sa kaibigan. Kasi parang grabe naman, ano ba na, hiningi ko lang naman, mag-chef lang naman, o magtagaluto lang naman si Pebbles. Kasi yun lang naman yung ano niya, yung kanyang kayang gawin. Dahil yun, yun talaga siya eh, di ba? So, ang sabi ko doon, parang na-realize ko na pwede naman, di ba, gamit ang MOOE, pwede namang bigyan ng trabaho si Pebbles. So, yun, baby girl, isa sa mga ginawa ko na hindi nyo alam, hindi rin alam ni Pebbles, hindi siya nangingi ng pabor, pero ginawa ko yun. Pero wala nangyari, kaya tama ka, binasura. Yeah. So ayun ang ano niyan, ang eksena. So, actually, yung una nilang, kasi ang ginawa kasi nila is una pinatay nila yung algorithm ng page ko, yung For the Motherland. Eh. Mm-hmm. After nung nag-comment ako, doon sa pagpunta niya sa F1. October yun, di ba? Last yes, year. Pagpunta niya yung F1. Mm-hmm. Maayos pa nga yung ano ko doon, letter ko eh, mahal na pangulo, ganyan, kailangan kayo ng bayan. Maayos pa yun. Mm. Pero after nun, talagang... And then after that, may nakipag-meeting sa amin. Hindi ko nalang babanggitin yung iba, no? I don't know kung meron silang courage to speak up or parang whatever. Parang si... Parang alam ko yung meeting na yan, you know. Parang si Garafil ba yan? But anyway. Hindi si Garafil. Ito yung kinuwento ko noon na... Okay. Go ahead. Pamilya na may-ari ng HQ. Okay. Ano nangyari sa meeting? So, ang ano niya noon is, akala namin meet and greet. Gusto lang daw kami meet and greet. So, ano siya, tao ni, well, kabarkada kasi alta. Yeah, I remember that story. Okay, yeah. So, kabarkada. So, ang nandun, ako at 1, 2, 3, 4, four other DDS vloggers. Mm-hmm. At nandun din si Franco Mabanta. Si Franco Mabanta na yung papangalanan ko. Sige. So, okay. Para alam niyo yung context, no? Yeah. Tapos, akala namin meet and greet lang. Tapos, parang din yung sabi nung, somewhere along the line, sabi niya na, we take orders from Lisa. Yes. Kami naman para, wait, what? What are you talking about? Tapos, hanggang sabi niya na, well, what side are you on? This was after the F1 race. Ha? Kasi lahat kami noon nagbigay ng komento about that. Yes. So, this was October. October, November. So, parang kami naman, parang what do you mean? Parang no. Parang, so it was very condescending. Tapos sinabi niya na, somewhere along the line na, well, I can kill for BBM. Yeah, I remember that story. Imagine yung mga palangga. So, nung narinig mo yun, ano naramdaman mo? Ako naman parang, Diyos ko Lord, ito na, ano na to, mafia. Yun na talagang, actually, hindi naramdaman, ano yung naisip ko eh. Mafia. Oo. Sabi ko mafia, kaya nga during the time, ewan ko kung napapansin nyo sa page, sa personal ko noon, nagpapasaring na ako. Mm-hmm. Mafia, ganyan, magganyan. Tapos ang nagkakaintindihan lang ng reference na yon is ako saka yung mga nandon. Kasi habang nagsasalita siya, nagmumonologo tong lalaking to. Mm-hmm. Text-textan kami na parang ano ba? Para tayo na sa meeting. Oo. Para tayo na sa Godfather, ganyan. Yeah. Tapos, and then yun na nga, so, alam niyo naman, no? Hindi ko lang ba sabihin yung issue that I want to protect the page. Yeah. Ano yung nag-reaction ng ibang mga vloggers doon, Sas? Yun yata hindi natin napag-usapan. Alam rin sila na parang, ay, ganito na. Ganon. Ganito na ang ano, trato. Kasi kasi ano yun, parang November yun eh. So parang ang naisip talaga namin, Inang, is, inong November 2017, nung una nyo kaming gustong makita, yeah, nangihingi ng mga noise, yeah. Dahil walang gustong makinig sa inyong mainstream media sa pinaglalaban nyo sa electoral protest. Nandun din sa meeting na yon si Glenn Chong, yung November 2017 na yon.
I can't remember, pero I think he was there as well. Kasi someone needed kasi to discuss. Yeah. Lagi naman kasama si Attorney Glenn Chong. At electoral of electoral protest. Oo. So, yun na nga. So, after that, tahimik na sila dito sa electoral protest. I mean, sa electoral reforms. So yun yung context noon. And then, of course, you know the issue kung kailan talaga ako nag-public, meron pa kami nung press con sa Kamuning Bakery Cafe, and then tuloy-tuloy na yan. And of course, you know my expose, yung Love the Philippines video scandal. Yes, ikaw yun. MOOE. Yan talaga ang tinutodo-todo. And of course, for the first time, maririnig nyo ngayon, kaya alam namin ni Inang Maharlika ang mga nangyayari ngayon. Kasi yung mga puting ahas na nag-machi-machi. Nag-machi-machi. Nalulungkot. Inang, merong meeting sa Congress. According to my, ano bang kulay niya? Hindi siya puti eh. Baka green siya ngayon. Ano siya? Kulay orange. Yan. Sa akin, kulay orange na ahas. Sabi sa kulay na orange na ahas, sas! Dun sa meeting sa Congress, this was like two or three weeks ago, nandun siya, pagkatapos ng agenda nilang pinag-usapan is, anong gagawin natin sa mga vloggers? Mm-hmm. Tapos ang mga napuna ako, sabi, yung sas na yan, paano ba natin, may pantatapat ba tayo dyan? Ba't hindi wala kayong mahanap na pantapat? Ayan, legit kasi pakinga, matalino, ganyan. Mm-hmm. Itong si Thinking Pinoy, ba't ang tahimik niyan? Yan dapat eh. Ay, wala ng kredibilidad. Tapos biglang, yung Maharlika, lalo na yung Maharlika na yan, nakakaasar na yan, ha? Ano ba yan? Ano bang gagawin natin dyan? Hindi ba yan mapapatahimik? Hindi ba yan, ano ba yan? Magkano ba yung mga, may mga ganon. Yes. Magkano ba yung ganon? Kaya, God. Sabi ko, kasi di ba may una naglabas sila ng listahan ng mga, patutuloyin. Tapos, sumunod ngayon is itong meeting sa Congress. And then, yung meeting naman sa Malacanang. Sa Malacanang noong 29. Ito lang. Meeting nila talagang kung paano patumbahin lahat ng mga DDS supporters at mga kritiko ng nila nga. So, sundigin sa, I don't know kung na-mention ko na to, no? Actually, mga palangga, utang natin kay, ano natin kay SAS. Thank you, SAS. We are grateful. Doon sa expose, actually si SAS talaga yung nagtimbre sa akin, na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler sa Congress. Siya talaga ang nagsabi sa akin, na inang, sabi niya si Michael Ma, in-appoint ng special envoy to China. So, siya talaga yung, kumbaga, ikaw ang puting ass ko. Kaya nalaman ako yung puting ass niya doon. Kasi yeah. Wala naman, siyempre, no, Diyos ko naman, lahat naman ng Pilipino, hindi naman magpa-follow ng Facebook Chinese embassy. And it just so happened, I was there with other mainstream media and yung isang may-ari ng isang malaking mainstream media, sinabihan ko, dude, si Michael Ma pala yung isa sa mga special envoy. Di ba yan yung pinangalanan sa Kongreso na gustong patawag sa kasi at yung pinangalanan din ni Ramon Tulfo? Mm-hmm. Na-appoint na ng session, what wala man lang announcement. Ayun, walang announcement, tsaka wala talagang makikitang papers doon kay Michael Ma. Kaya, mga palangga, si SAS ang sa akin noon, ang nag-tip, okay, ang puting ass, naloka siya, na nakita niya si Michael Ma at in-announce doon sa Chinese Embassy event na siya ay in-appoint na nga ni Kuting. At, baby girl, ang dami nilang grounds to ma-impeach sila eh. Di ba? Well, hindi naman may impeach yan kasi nga ang speaker, pinsan. We all know diba? That. Yeah. Saka di ba? Ano na nga yan? Nabili na nga lahat. Kita mo, wala na nga gusto magsalita eh. Nabili na parang, na. Gusto ko lang sa inyong paalam, nung panahon ni Duterte, napangalanan ang anak niyang si Pulong Duterte na kasabuat sa Shabu shipment, saka yung yes. Asawa ni Sara. Anong yes. Ginawa ni Duterte? Sabi niya, dalawa. Umatin ka doon, Pulong, patunayan mo wala kasalanan, at ikalawa, kung may kasalanan yun si Pulong, patayin ninyo. Uh-huh. Yeah. Naalala natin lahat yun. I-Google niyo yan. Hindi ako nagsisinungaling.
Ngayon, hindi mo pa nga ito anak. I know. Hindi mo pa anak si Michael. Oh, kakaloka, pinigil na ang pag, you know, pag-appear sa Congress. Kasi kung walang kasalanan, eh bakit hindi ka mag-attend? Eh, resource speaker ka lang naman, tatanungin ka lang naman. Diba? Ngayon, itong nga si Ka-Eric saka si Lorin, nagtanong lang. Nagtanong lang, yes. Nakulong pa. Eh, itong si Michael Mang, accusation dito, smuggling. Smuggling, true. Walang ginawa ang Congress. Walang ginawa. Tapos, hello, no? Na parang, oh, itong pagpapalaya dun kay, alam mo yung si Michael Sayarot, alam ko na yan. Ano before alam mo kay Sayarot? Sige. Before mo pa in-expose yan, isang cabinet official ang nagsabi sa akin. Okay. Okay? Ano? Sabi niya, Sas, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Yung merong drug lord na client ni Lisa. Yeah, client ni Lisa. Hmm. Yan si ang nahuli. Well, ang nauli yung PIDEA, pero pinakawalan. So, yun na nga, mga kababayan. Eh. Kaya nga, talagang galit na galit ako dito. Pero ngayon, cool na cool lang kami ni Sas kasi kanina galit na ako. So, imagine ninyo, ang first lady ninyo at ang presidente ay nagpapalaya ng mga taong sangkot. O, hindi lang basta-basta sangkot. Nahuli yan talaga. At talagang may violation. At non-bailable, pero pinatakas. O, pinakawalan. Rather. So kaya naman ganito kami kagalit eh. Ito si Sas kahit galit, cute na cute pa rin eh. Diba? So I know that. Tapos pero sabi sa akin, pero pag ilabas mo to, mapapanganib ang buhay mo dahil tumitegi ito. Talaga namang nakakatakot yung ginagawa nila. Pero sabi ko nga, ako naman, sabi ko, ipinanganak yata ako may kambal na sibat sa... Kasi napupunan pa lang ng nanay ko, may sibat na. Kaya, yun, hinarap ko tong mga to. Talagang, actually ngayon, yung ginagawa mo, ginagawa ko, iba to eh. I mean, tinaya na talaga natin yung buhay natin dito sa us. So, kasi ano bang susunod sa tinanggal yung Facebook mo? Yeah. Elimination from Earth ka na, sunod nun. Yes. Kasi nga, effective yung ating ginagawang mga expose dito. So, at syempre, nakakarating din naman sa'yo yung mga nakakarating sa akin from our podcast. Yung iba lang. Pero yung karamihan, nalulokan na lang kami, paano ito nalalaman? Diba? So, mga kababayan, so, you know, ito, si Sas, na dati din, you know, sumuporta sa gobyernong ito, gobyerno ni Marcos Jr., at nakita niya yung mga polisiya, 'di ba, na hindi dapat ginagawa ng presidente at taliwas sa kanya mga pangako. Hindi na lang si Marlica nag-iisang magsalita ngayon. Marami na actually at isa si Sas na niligwak ang page. Mainit-init pa. So ano ibig sabihin 'yan? To be frank kasi si Marlica, kasi ang parang kasi ano yan eh, of course mag-iisip ka no, kung yung pinaka-loyal na vlogger ay naging kritiko. Kasi to be honest no, hindi, ang loyal, we are not a Marcos supporter in the same way as Maharlika is a Marcos supporter. I'm gonna be honest with you, it's not the same, no? Si Maharlika talaga is ang investment niya sa mga Marcoses ay hindi matatawaran. None of the bloggers right now na meron sila can ever compare to Maharlika, even Thinking Pinoy. Why? That's the truth of it. Kasi Maharlika was there truthfully, genuinely, when no one wanted them. Yeah. Totoo. Kasi, and then, ito lang naman kasi itong mga to, nung malalaman na nila na nakaupo na, or whatever, they were there. And then they are now defending. Yeah. Eh, Maharlika was there when they had nothing. I know. Grabe talaga. Well, kasi nga, yun so, yung nararamdaman ko during that time eh. Yeah, go ahead, Sas.
So mag-iisip talaga kami noon na parang eh kung si Marlica nga na ganun yung ano, paano pa tayo na what could they do to us? Alam mo yon na parang kasi naloka talaga kami nung pati ba naman yung credit card o utang ni Marlica? I know, yun ang pinaka sinimula nila baby girl ang credit. Ano, eto tanungin kita. Nung narinig mo yung bato nila sa credit card, anong unang pumasok sa isipan mo na tangay na parang alam mo yon? Oh, ang cheap naman lang ito na parang ang ano ko talaga nun is this kasi si RJ yung nag-ano nun, si thinking po nun yung naglabas ng credit card. Sabi ko na actually nag-post ako nun, sabi ko na ang issue, may mga nag-explain ako nun, marami akong kaklase nun na Amerikano na pumunta ng Europe kasi mas murang mag-aral doon kasi baon na bautang na sila sa utang sa Amerika. Dahil normal yung may utang sa Amerika. Dahil unang-una, mataas ang tax, ang dami mong tax na binabayaran. And it's actually encouraged, no? Kasi it is encouraged to have a credit card kasi you need to build good credit rating kasi it will affect a lot of things in your life. So parang ganun yung pagkaka-explain nila sa akin. So that's normal. Kaya sabi ko na hindi to tatalab sa mga taong nakatira sa Amerika. Hindi talaga tumalab. And then, all the things, yun yung, kasi nga, ang sabi namin ni ang accusation kasi nung kay Maharlika is binabayaran siya ni Vic Rodriguez in order to speak. So bakit ang if that is the accusation, then you should have released an evidence of that. Pero ang inano is kita mo may utang sa credit card. Tapos nakita na may utang sa credit card. Tang ina, Diyos ko, dahil $8,000. Alam niyo ba yung $8,000 sa utang sa credit card sa Amerika? Ang nakakatawa, yun nga, tama ka. Una nilang tinira sa akin na ako'y bayaran ni Attorney Vic. Tapos yung sumunod nilang tira, ako ay may utang sa credit card. Kaya talagang cheap. Kasi kung bayaran ako ni Vic, definitely, my God, the overflowing yung pera ko. Wala ako utang, di ba? Bayad na yung mga utang ko kung tutusin. But anyway, yeah. So yun na. Oh, yun yung inang eh. Pero I know already that there's something coming towards me. Kasi nga, di ba, pinost ko sa Facebook ko yan. I think it was November or December. October, November. Parang October, November. May pumunta sa bahay ng nanay ko. Oo, parang nabasa ko yun. Ano nangyayari dun sa... Sabi ng nanay ko, una daw, sabi niya, ay nako, mukhang reporter na parang tanga. Nandito oh, pupunta-punta, titingin-tingin, ganyan. Eh yung meron nanay ko, kasi may hinaharap siyang ibang issues. So akala niya tungkol doon. Sabi niya, akala niya doon. Tapos umalis daw yung tao. Pagbalik, tinanong siya, ay, meron ba kayong address or at phone number ni SAS? Oh. Sa China. Sabi niya, wala. Wala dito, no? Tanong niyo sa Facebook. Kasi nasa China siya, dun, nag-aalon siya sa China. Tapos sinabi sa akin ng nanay ko yun, sabi ko, yung nanay ko hindi niya kinuha ng picture or whatever, it wasn't on her mind. So sabi ko, next time, ganyan, kukunan niyo ng picture. So, kasi hindi lang yan ang merong nangyari sa akin before. Actually, meron pang, after nung February thing, lumabas ako with a friend, may mga, sabihin na nating men in uniform looking na naka-civilian. Na bigla na lang dumating doon sa bar. Tapos, bigla nagpa-picture sa akin. Tapos ako naman nakapag-chikaan dahil akala ko lang naman, fan. Sabi ko, ay, taga saan kayo? Sabi nilang ganyan. Ah, taga ano kami? Taga Quezon City. Ako naman parang, taga Quezon City? The photo, but bakit pumunta pa kayo dito? Yung parang kaduda-duda yung kanilang mga galaw. Drag club. Ano siya, girl? Drag queen. Ah, drag queen. Ang mga nagpa-perform. Oo. Tapos sabi ko, ganun ba? Tapos yun na nga. Tapos buti na lang, you know, may CCTV doon. I got the CCTV. And then I had it checked. So parang, so merong ngang ano. So, that is ano, the
the entire story of it. Kaya nga nung when I was in the Philippines, ako hindi na muna ako lalabas ng labas kasi nga I think meron ng tiktikan na nangyayari, tiktikan levels. So sas ano ba ang talagang nung di ba nung umuwi ka ng Pilipinas, ang iba kasi nang iniisip na you know mag for good ka na sa Pilipinas. Naisip mo bang mag for good sa Pilipinas talaga nung umuwi ka? No, I was there for long. Kasi nga my mother, I went back to the Philippines primarily because of my mother. My mother caught COVID twice. Ang huling COVID niya is January 2022. Okay. Ayan pa nga, pinagkakalat ni Taning. Aha. Ni RJ Neto, na pinagkakalat niya. Kasi Taning. Hindi niya kaya kung i-head on. So, ang ginagawa niya, he's stabbing me behind my back. So, lahat ang nakalagay dun sa putik vlog na yon galing yun sa kanya. Yung parang patay na rin ngayon yung putik vlog na yun, di ba? Anong pinagsasabi ng Taning na yun? Paano? Bakit mabibigyan ba nila ng protection si Thea Tan? Anyway, so ngayon, so that was it. Na ako pa nga nagsabi sa ako yung sabi ko, RJ, meron ka ba diyang 50k? Padala mo sa nanay ko bukas, babayaran rin kisa kasi bukas darating yung sweldo ko sa Netherlands. Okay. So usapang utang 'yan. Yes. Yeah, sure. Okay. Nakalabas niya is naku, tinulungan ko yun. Girl, ang tulong ay hindi binabayaran. Yeah. Nabasa ko yun. Nakita ko yung ebidensya mo na binayaran mo. Nag-deposit. Meron ako kompleto. Madami. Hindi ako nagdi-delete ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, kaya nga alam mo yun na parang this is already a different person. And then, umuwi ako because nga, I have never seen my mother for 12 years. Tagal din pala. And then, I thought na it would be the last time that I would be able to see my mother. So better spend some time with my mother. Kasi nakikita kami yan eh. So yung COVID brought us together. Mm-hmm. That's nice, and yeah. And then I have a show in SMNI. So it was okay. Yeah. Noong first time, paano ba kayo nagkakilala niya ni Taning? Because nagko-comment ako noon sa kanyang page. Actually, meron siyang ano noon. Follower niya ako, fan niya ako. Aminado ko niya, fan ako ni Thinking Pinoy. And then anonymous pa siya noon. Meron siyang article, no? About sa freedom of information. So binibira-bira niya si Lenny. Ako naman kasi, parang we have to be fair, no? Even if you don't like the person, at least we have to be fair. Sabi ko, alam mo, Thinking Pinoy, I agree with a lot of things that you said, pero may mali ka dito sa sinabi mo. Tapos nakikipag-debate siya sa akin. Okay. And nandito pa sa akin yung result, yung records noon eh. Uh-huh. And then, tapos sabi niya, ay, parang ano to, ay, hindi raw niya ako matatalo sa debate. So, ang ginawa niya, inad niya ako. Okay. Sabi niya, oy, si ano to, si Thinking Pinoy to, add mo ako, I'm a fan, sabi niya ni RJ. So, inad ko siya. So that was June 2016. And then he encouraged me to be fair with you. In-encouraged na ako mag-vlog kasi ako lang yung nagsusulat noon about South China Sea, mag-vlog ka. Kasi nga, parati ko nire-report ng mga dilawan noon. Kasi dati, ang pa lang noon is report, sususpend ka lang ng 3 days. Hindi ka tulad ngayon, disabled. Ngayon, ligwak talaga kagad, walang warning, o, di ba? Ligwak sa utos ni Smugs. And then, ako pa yung nag-encourage sa kanya, alam mo, RJ, mag-anti-podcast. Kung ayaw mong makita yung pagmumukha mo, mag-podcast lang tayo. Doon na buhay yung Kanto. So, we had a show, yung Kanto, podcast. Una, puro lang siya voice. And then, eventually, na-engganyo siyang magpakita. No? Uh-huh. And then that's it. That's how our friendship began. I believe our friendship was real. So, pero nung first time mo siya nakita, kasi ako personally talaga, kahit hindi ko pa nakikita siya, nakikita ko na yung dugyot ng kaluluwa niya. Nakita ko na kasi siguro dahil lalagyan ko may hawak na bolang kristal, nakikita ko. Hindi mo ka ba nakaramdam nung first time mo siyang na-meet? You know, in person? No.
No, kaya nga alam ko na the character change, kasi yung una-una ko na meet si RJ, he was a very very humble person. Mm-hmm. Na meet ko siya, actually ang nag-encourage sa akin umuwi noon sa Pilipinas ay si RJ sa Kasimoka. That was February 2017, ba dahil nga merong ugong-ugong na magkakaroon ng EDSA laban kay Duterte. Sabi, umuwi ka dito sa Asia, lang ka dito. At ang nagbayad nga nun, yung pamasahe ko nun, kasi I was just like a student nun, nagbayad ng pamasahe ko nun, nag-share si Mocha sa kasi RJ. Okay. That's the truth of it. And then, umuwi ako, kasi gusto nilang pawiin, and then nagkaroon pa nga ng gathering nun yung mga vloggers ng mga DDS, diba? Nandun pa nga si Rocky. Yeah. At yun yung naging dahilan ng kung ba't kami naging na-kick out yun si Rocky, dahil gumawa siya ng intriga doon sa event na yun. That was February 2017. And now, that was the first time si RJ pa yung nagsundo sa akin sa airport. He was very humble. Nag-taxi kami kasi nga, he was a very, very payak na pamumuhay. Doon ako tumira sa bahay niya, sa bahay ng jowa niya, condominium ng jowa niya, sa Taguig. So it was a very small place, very simple, very payak. Simpleng buhay. Na alam mo na definitely na wala siyang million during that time. No. Wala siyang pera. Ah, oh. At ito, you know, moving forward, ngayon, di ba, ang drama niya ay nag-aaral siya sa London, which is totoo naman. So, makikita mo talaga na drastic change ng pamumuhay. Right? So sa tingin mo, saan nagagaling yung pampapaaral niya? to be fair to RJ, may pera siyang naipon from Facebook and from YouTube. But that money will suffice? His lifestyle is not sufficient for everything. So definitely, meron siya. Ano naman, parang, wag na tayo maglokohan, no? If you have a manager, and if you're a political blogger, and you have a manager, of course, sino makliyente mo? Well, actually, mayroon isang politiko na nakapagsabi sa akin na kinuwaan nila ng 5 million nung umuwi ako. Pero hindi na lang natin babanggitin ang politikong yun kasi ayaw niya magpabanggit. Malay mo, one day magsalita siya. Kinuwaan nila ni Robles ng 5 million during the campaign. At I think parang campaign yun sa Cebu. Tapos dinorobo nila. Yun yung, I don't know kung narinig mo na yun. But anyway, so, mga kababayan, so ito ngayon kami ni Sas na hindi kami magkaibigan noon. Ngayon, ang ending, magkaibigan kami dahil pareho kami ngayon tinatahak na landas sa pang gugur-gur sa aming mga Facebook page. Hindi, kasi you don't expect this from the Marcos administration when we were campaigning for them. Never. Pero you know kasi what? Sorry, go ahead. Ikaw go. Oh, so actually may nagsabi sa akin, Maharlika, nung pagkapanalo ni Kuting, naku, pag nagkamali sila itong administration ni Kuting, baka ikaw ang magiging una-unang kritiko. Alam mo, talagang hinulaan ako ng taon. Sabi ko ganun, alam mo ang exact na sinabi ko, naku, hindi naman po, grabe, hindi naman ako mag-criticize sa kanila, supporter nila ako. Pero hindi ko to choice. Nangyari na lang dahil sa, ito yung mga consequence ng ginagawa nila sa taong bayan. Kaya, kasabi mo nga kanina, di ba, ang isang Maharlika na talagang solid or diehard supporter nila, nagtatatalak dahil nakita ko kung ano yung ginagawa nila sa tao, sa ating lahat. So ano na yung agenda natin, Sas? Ang agenda natin is itutuloy pa rin. Ako itutuloy ko pa rin yung MOE, I can use my YouTube. Ako naman kasi ganito, no? You deleted my Facebook. You erased me from Facebook, but you can never erase the ideas. Yes. That my followers had already in their brain. You have to kill all of them. You have to unalive all of them. No, you have to unalive all of them. No, bongga, baby girl. Oh, yeah. You have to unalive all of. Kasi baka maano tayo. You have to unalive all of them to erase. That's the thing, eh. Na alam naman na, hello naman, kahit naman yung mainstream media, syempre hindi ko cover kasi alam kong takot kayo. Pero this is,
this is huge news. Ako ang nag-expose ng Love the Philippines video. Nagpasalamat pa nga kayo sa akin. Dahil kung hindi sa akin, eh, baka patuloy pa kayong nabudol. Tapos yung MOE, si Edling Gao, nagpasalamat pa sa akin for bringing up the issue again. Mm-hmm. So, in fact, you know na may value yung nire-reveal ko. Si Maharlika lang, ayaw yung acknowledge. Dahil talagang buwis buhay talaga. I know. Pero actually, mayroong gustong mag-interview sa akin na media. Pero sabi ko sa, actually hindi ko sinagot yung isa. Sabi ko, baka madamay kayo sa laban na to. Baka magurgur kayo. Pinoprotektahan ko rin sila. Hindi kasi ganito lang yan. No? Hindi naman lang kami kasi ang nakakakita ng mga mali. Okay? Marami sa loob ang nakakakita ng mali. Kahit sa Kongreso, marami nakakakita ng mali eh. Takot nga lang kasi nga may makapangyarihan kasi ngayon tong ano no, parang ito ang gobyerno na hindi mahihiyang gamitin ang kanilang kapangyarihan para patahimikin ang dapat patahimikin. Yeah. Walang hiya. Diba? Ano talaga sila at least sa panahon ni Duterte ang pinatahimik ano, mga pusher. Mga pusher, 'di ba? Kahit totoo, ang mga pusher ang pinatahimik. Pero yun na, nung time ni Duterte, yung mga bunganga ng Dilawan, bunganga natin lahat, nag-rumble-rumble. Wala. Wala talaga. Sa dali lang, ano, ma'am, siya, may sasabi saan gumawa na ako uli ng account ng Facebook. Hindi nga pwede gumawa ng Facebook account kasi nandito po ako sa China. It's not allowed. So I cannot easily even use VPN kasi yung Facebook, humihingi sila ng number and wala choice ng Chinese number sa Facebook. Gusto mo igawa ka ta ng Facebook sa Amerika? Diba? pero the thing is, ako naman okay lang, no? You erase my Facebook. Pero ang ano kasi niyan is, in-erase nyo ako, nandun na yung issue. Totoo. Alam na ng tao yung MOOE. Yung may mga men in uniform na alam yung MOOE, hindi nyo ba nabasa yung open letter ng mga PMAers tungkol doon kay Lorraine and Badoy? Anong hinihingi nila? Transparency and accountability ng finances. Yeah. So lalo nilang pinag-aalab yung galit ng taong bayan. Kasi, di ba, dalawa tayo. Buti ka mo, actually tatlo ang buhay ko. Tatlo kasi yung Facebook page ko. So buhay pa yung Boljakera, pa yung more than 900,000 na subscribers. Yun ang tinegi nila. So, baby girl, anong channel mo sa Facebook? Ay, sa YouTube, rather. Ang sa YouTube po is SRSASOT. So, SRSASOT. Okay. So share na lang ano natin. I-flash mo nga. I-flash mo nga yung sa ano mo sa phone mo. Mapa-flash mo ba? Ay, sandali. I-flash mo. So mga kalaga, hindi akong YouTube. SRSASOT, SRSAO, SRSAO. So, kapapasok lang. Yun nga, sinyat down na rin SS ito, latest SAS ito. Ayan, ipakita ko. 38,000, right? Oh, yes, that's correct. Ito, 38,000. So, ito po yung subscribe. Ito yung YouTube ni Sas. Ayan. Dyan na lang siya i-follow. I-subscribe nyo kasi. Pero yun na nga. Nailabas na natin yung pwedeng ilabas eh. Isa na lang. Alam mo, totoo lang ha. I think napapararing na sila. Nalalabas na kung ano man yung video na yan. Ako hindi ko alam kung ano yung video na yan. No? So, dahil wala ako napanood, hindi ko alam. Ako nga sabi ko nga, ang dali-dali lang i-deny yan eh. Ng video na yan, pwede nyo namang sabihin na hindi pwedeng magkaroon ng video dahil hindi naman po nag-cocaine itong presidente. Oo, napakadaling. Simple as that, no? That's the only nail in the coffin nung issue na yan. Ako wala akong, ako talaga hindi ko alam, I haven't seen. And maybe, they are now taking down the pages that could release the video. At yung tinitake down is yung mga wala sa Pilipinas. Kasi nga, pag wala ka nga sa Pilipinas, hindi ka nila magagaling basta-basta. Yes. So, ikaw nauna ka. Nasaan ka ba? Nasa US. Tapos ako, sinunod nila talaga. Ako talaga, entire account talaga yung tinanggal madam. So, ano ito? Prevention of... Preventing.
preventive ito, preventive tong nangyayari. So ako naman parang preventive ng ano, pulboronic video. Oh, ako naman kasi naka-showing sa iyo Facebook. Ako naman kasi wala sa akin, hindi pa sa akin na ipapakita. Pero alam ko, yung video na yan is umiikot na ito sa mga dapat makakita. Yeah. Umiikot that's, na yan. That's the bottom line. Umiikot na ang video na yan sa dapat makakita. Hindi ko pa siya nakikita dahil hindi naman ako kasama sa mga dapat makakita. No? So, ininyo maluloko ang taong bayan. That's ano, very simple. Hindi maluloko ang taong bayan pag lumabas na ang mga dapat lumabas. Dahil naghihintay lamang ng tamang timing at mapoproteksyonan yeah. yung mga dapat maproteksyonan eh. I think that's just it. Pero umiikot na 'yan sa mga taong dapat makakita. And ako kasi yung pagkukwento mo ng ugali ng First Lady, no? Mm. We all know naman, madam, na you are the one who is in command. Yeah. Lisa, makinig ka. We know that you are the one who is in command. Alam mo, madam, alam naman namin kung gaano galit mo sa mga Pilipino dahil nga dinaya yung asawa mo noong panahon nung tumakbo siya ng vice president. At ikaw talaga ang naubusan ng pera sa maraming bagay. Protest. Mm-hmm. Mm. Pero madam, may hangganan ang lahat. Okay? At ang masasabi ko lang is kung hindi lang malinis ang puso ko at wala akong concern sa mga anak mo, eh mailalabas din ako. Nako. Yung mga anak mo ang madadamay. Pero ayoko yon eh. You know, ako talaga, I don't want, someone is asking me na sila magano. Pero ako kasi, Maharlika, anak is anak eh. They're not included in this. And yung anak pa na yon, hindi siya yung yung nasa position. Actually, na-meet ko yan dun eh. Na-meet ko dun. Nag-comment na ako tungkol dyan eh. Pero sige, sa ibang episode ko na lang yun gagawin kasi just you and me here. Pero yun nga. And ako kasi concerned ako nun kasi nga ito naman si RJ, no? Bati pa kami. Kinukwento niya sa akin yung dynamic sa pamilya. And naawa ako dun sa bata. Bata pa yun kasi mas bata naman sa akin. Kasi nga parang siya yung... So, tungkol pa rin yun sa polboron. No comment. Pero the thing is, kung masama akong tao, ginawa ko na yon eh. You know what? And ako talaga is I hope kung may mangyari ngayon, no? Kung may mangyari ngayon sa Pilipinas is huwag na kayo pumayag na ano, maligaw sa Hawaii. Kasi yeah. Second time. Huwag sa Hawaii. Ikulong sa, lagyan ng ano. Lagyan natin ng kumunoy sa liga. Sa hindi kumunoy. Ganito, ano? Parang ako, just like, I know what what these people are doing because sinamang ako ni RJ doon sa Baguio. Okay? Kaso, ang hirap kasi magsalita nun, Inang, because it was already April. It was before May. At nasa Pilipinas ako, at nasa Benguet ako, madam, it's hard to find. That place is very, very hard to find. Na parang, kung gusto mo mailibing, it's a perfect place. Baka doon ka dinala, kasi baka pag nagsalita ka doon, eh, di ba? Kaso lang, hindi ka nagsalita during that time, kaya nakaligtas sa bingid ng ano, pangamin. Pero nga, sa sobrang takot ko, ginamit ko yung emergency function ng telepono ko. Kasi yung emergency function ng telepono ko, pag ginanyan mo, isi-send yung exact geo-coordinates mo doon sa emergency contact mo. So sinend mo sa mga friendship kung nasaan ka. Yes. So yung kaya nga sabi ko, ay, ano ba, kung gusto nyo kung magkaroon ng ano, well, ay, alam ko saan kayo mga pwede magtago. So anong ginawa nyo doon sa area na yon nung dinala ka ni Taning doon?
it was during the Holy Week. Holy Week gathering. And eto ha, Mel, mabait ka sa akin. Mel Robles. Pero kinabahan talaga ako nung sinabi mo to. Nandoon ako sa labas ng iyong cottage. Cottage ba ang tawag dyan? Bahay or bahay. Ito ang iyong bahay, cottage or whatever. Andito ang bahay ni Michael Ma. Andito ang bahay sana ni RJ Nieto. And then when you go down and turn to the left, that's already the house of Lisa and Bongbong. And then if you go down, kasi ano yan eh, Araneta compound yan eh. Sa tatay yan ni pinamanaatan ni Lisa or lolo ni Lisa or whatever. Basta, that's it. That's for the family of Araneta. Lisa. So, nung nandun kami na, sa labas kami, nagbi-meeting kami, sa labas ng ano ni Mel. Bahay ni Mel. Mel, Aboy, nandun ka. Si Aboy, sa DICT, under DICT, si Aboy. Yeah. Nandun ka, Aboy, and then nandoon, I cannot remember who they are, but they are from media. Tabloid or whatever. Para media people. I cannot remember their name. And then they were like talking about Vic. Anong pinag-uusapan tungkol kay Vic? Pinag-uusapan kasi nila ni Vic is, eto daw si Vic kasi is parang I can remember is parang ito daw si Vic is nangungumisyon na ata for possible sa ed textbook. Okay. May lumapit na raw kay sa Vic. Ngayon, of course, hindi po pwede yung ganyan dahil dapat centralized ang kamkaman. Okay. So sabi ni Mel, ito ang eksaktong sinabi ni Mel. I don't really care of what you're gonna do. Mel ang Robles ng PCSO. Ang masasabi ko na lang, Mel, is that you should live your life with integrity for the sake of your kids, especially your special child. Because they will look back at this moment. Sabi niya sa akin, is, hindi naman sa hindi tayo magne-negosyo. Eh, magne-negosyo naman tayo eh. Magne-negosyo, magnanakaw. Mag-nisdak sa negosyo. That's the term for kamkaman. So, that moment, I really felt na, ano ba tong pinasok ko? Ano reaction mo? Hindi naman sa... So parang inaakusahan si Attorney Vic Rodriguez na wala pa man na nangungumisyon. Pero, ang gusto nila, sila yung magninegosyo. Another term of pangangamkam. So, yes, okay lang sana... Magninegosyo naman tayo. Okay lang sana kung titirahin mo yung isang tao, let's say si Attorney Vic, na dahil mali yung ginawa niya. Ay, mali yan. Hindi dapat ganito kasi ang gagawin natin para sa taong bayan. Kaso, aasikusahan yung isa, sisirain yung isa kasi sila ang magninegosyo, which is yun yung nangyayari ngayon. O ano pa yung reaction nila, Aboy? Anong reaction ng mga tao dun during the time na pinag-uusapan nila yung pagninegosyo sa gobyerno? Pangangamkam. Well, ewan ko, no? Well, nobody objected, so maybe they are all in it. For sure. So, ang eksena niyan is, ayun na nga, it didn't really feel right. Nandito kasi, hanapin ko pa yun, kasi si Lisa, pag nag-organize yan, very organized. Meron siyang listahan, kung anong oras, ang pagkain. Actually, very, very, very good siyang organizer. Si Madam Lisa, no? Titingnan ko kung natago ko yung kanyang invitation. So ang ano niyan is wala pala dito no sa kabila. So ang ano niyan is nandoon niya si Michael Ma. So ito mga tao na hindi na kwentong barbero, paano ko makikilala si Michael Ma? Ipinakilala sa akin, nagpakilala sa akin kay Michael Ma ay si Lisa Marcos. Wow. Paano niya in-introduce sa'yo si Michael Ma? Anong pagkasabi niya?
Michael, ma. Hindi sinabi kung owner of this, ganito, partner, no. Ganyan. Just Michael, ma. Mm. Just Michael, ma. Okay. And ayun na nga, no? There are other people there na ayoko naman sabihin dahil I'm pretty sure hindi naman sila, I don't know kung involved sila dito or whatever, but I don't wanna include yeah. people collateral damage. Malinis yeah. sa akin. So ako, mm-hmm. nandun, tapos, it was also the first time that I saw Paul Soriano. Ah, nandun si Paul, dun sa meeting na yon. Yeah, because Paul Soriano was discussing the video ng, i-release silang video, parang before the election day. Ah, before the, okay, that's, yeah, okay. Yeah, and then we were even talking about, kung saan magiging yung meeting de Avance, I even suggested, but hindi na lang sa EDSA? Sabi ko ganyan. Kasi nga, di ba, ang kinakatakot, baka daw dayain, ganyan. So, maging warning shot na huwag yung dadayain kasi ganito kadaming taong pwede mang ano sa inyo pang mandaya. So, that was also my belief, no? Baka dayain, ganyan. I think every one of us, no? Ganun ang belief na yeah, baka dayain namin ito. And then, the final dinner, hindi tama, final dinner yon, buffet. Do you remember, Inang, noong counting, may pinakilala ko sa'yo, sabi ko, ito yung pinsa ni... Yeah. Didn't you even wonder kung paano ko nalaman na pinsa niya yon, of how did I meet that person? Ikwento mo ngayon. Because that's where I met him. Doon sa compound. And then we were having dinner. Sandro was there. It was across me. Gusto niyo i-drawing ko pa yung buong compound? Drawing mo yan sa ano sa Congress. Gusto niyo ba ibigay ko yung coordinates? I still have the coordinates, no? Sabi ko, kaya nga ang ano ko, that's the time na I am really already feeling something about Bongbong. Mm-hmm. Ano naramdaman mo? We were at the dinner table and we were discussing something. I don't know how it ended in that moment. Ang bila na lang yung sinabi is, he looked from afar and then he said na, I think we were talking about gold bars or whatever. Parang biruan. Tapos sinabi niya na, the ones they stolen from us. Yung babawiin. So yun ang sabi niya, the ones that they stolen from us. Hindi niya sinabi babawiin, pero yun yung sinabi niya, the ones they stolen from us. And then, Lisa asked me, oh, you can sit beside Bong. Mm-hmm. So, at ito kasi si Bongbong, ito si Lisa, and this is the cousin yung pinakilala ko sa'yo. Mm-hmm. And then, may ano dito, may bakante, upo ka sa tabi ni Bong. Upo siya dito, upo ako dito sa tabi ni Bong. This is Sandro. Sandro, ako, si Bongbong. And then we were talking about policy. Because, ano pag-usapan namin? Okay, doon nga na float yung idea na sovereign wealth fund. And I told Mark, I told them, actually that's a good idea to have a sovereign wealth fund. I even told them na, you know, do you know magandang sovereign wealth fund, yung sa Alaska Permanent Fund, na nakakatanggap ng dividends yung mga tao. I don't know if alam mo yung inang yung sa Alaska. Yeah. Sa Alaska, yeah. Yeah, and then sabi ko, tapos actually, ang sabi ko kay Bongbong, kay I don't wanna call him president. Sabi ko kay Bongbong doon, sir, sana sa inyong foreign policy maging katulad kayo ng tatay ninyo na very kung ano itong inutos, that's it. At yung nakikinig kasi sir, si late ambassador Encomienda, kakilala ko, he actually vouched for your father. Ang sabi niya sa akin, you know what, the Marcos Senior, he's very good president because he even listens to junior ano daw, mga junior na mga officials. Officers. So, imbis na cabinet lang, yung sasabihin daw sa kanya, oh, what do you think?
na, you know, humihingi ng very new, parang he's open to ideas, etc. Ideas, yeah. Oh, sabi ito pang pagkasabi sa kanya, sana hindi rin kayo makatulad nung panahon ni Duterte. Na yung foreign policy niya, ito yung foreign policy niya, pero yung mga tao, paiba-iba yung ginagawa. Ginagawa, yes. And this is what Bongbong told me. Ganyan lang siya, ha? Ganyan. And then, dumighay siya ng malalim. Sabi niya, do you know what, why? Na bakit daw gano'n, na paiba-iba, na ganito yung utos ng presidente, tapos paiba-iba. Tapos sabi ko, why? Money. Sabi niya, money. Ngayon, ako naman parang, and then, you know, ako naman kasi, that's not what I was, call me naive, no? Mm-hmm. Well, ano, naive, alam ko na mga kamunduhan sa mundo. Pero yeah. Kasi, parang that's not what I expect from someone who is running for idealism, for whatever. And I felt bad. Kasi I was expecting him to say na, yes, sisiguraduhin natin. Yeah. Kasi yun ang dapat. Kapag walang substance yung mga sagot niya sa'yo. Oh, sabi niya sa akin, because of money kaya daw ganun. Ako naman parang, yeah, I know that. Pero may ano isa niya. Ano gagawin mo? O, diba? Oh, ano gagawin mo pag naging presidente ka na? Yes, and then I went, and then I didn't, I nandun ba sa gathering, I went up immediately, I excused myself, I slept, and then the next day, you know, I left that compound feeling, so, parang, ano ba to? Parang, bakit ganun yung pinag-uusapan? Parang, where is this place going? Marami pang iba, I was there, you know, the first night, I was only there, Lisa and RJ. Kaya nga sabi ko, alam ko na yung makikipag-ano sila si PPMPA because Lisa was there telling us some of the plans. That Lisa, sabi ni Lisa, na siya na yung nagpinag-handle ni Bongbong na, okay, alam mo, anuhin mo na lahat ng mga bureaucracies, pag-aralan mo, ganyan, etc. So she was that involved. And then she told us na, Bongbong even told her na to connect with the CPPMPA. Oh my God. And then I thought it was because of unity, you know, and during, basta marami pa silang, ano, meron pa nga siya sinabi sa foreign policy na merong ginawang botched na ano tong mga tao ni Duterte na hindi alam ni Duterte, tapos nung nalaman ni Duterte, sinibihan niya yung mga tao niya, oy, alam ko yung ginagawa ninyo ha, nung nalaman ni Duterte. So I thought na, okay, this is good. Kaya nga itong si RJ, we left that conversation. Itong pagkasabi niya sa akin, alam mo na ang magagawa mo for Philippine foreign policy. Ganyan ang pagkasabi niya sa akin. Kasi nga, truth to be told, they hired me to be a consultant on South China Sea and foreign policy. And I have all the evidence there. I even have my conversations with Lisa in my other phone. Yeah. Eh kung hindi lang ako mawawiretap, no? Kasi ano pa to yun, sa Pilipinas kasi nangyari yung conversation na to. So that's it. So, kaya nga na, ano to, I don't know who these people are. Kung papaano si Maharlika kasi, coming from more a personal level, and then, yun yung ugat niya, personal, and then, hindi na kayo para sa pagbabago. And, by stating right now na inatasan ni Bongbong Marcos ni anak ng diktador, okay? Si Lisa na makipag-connect sa CPPNPA. So nag-match, nagtumama yung sinabi sa akin ng mga impormante ko na yung mga CPPNPA, they will use it, you know, for their own good, like, you know, yung kung magkaroon ng pag-aalsa ang mga taong bayan, kaya isa yun sa mga vlog ko na kinakausap na nila. Kaya, if you notice, mga kababayan, may nag-aalsa ba ngayon na katulad ng dati? Wala. Panahon ni Noynoy, kahit papaano, may mga daming umaalsa. Ni Pangulong Duterte, ang dami yun ay si Alsa, yung nasa kalsada, na nag-iingay. So, coming from your statement ngayon, Sas, ay confirmed yung mga information na nakarating sa akin na talagang nakikipag-ex-deal sila dito sa mga
makakaliwang grupo. Kaya no wonder na itong mga makakaliwang grupo sa Congress ay kaano nila Martin Romualdez. Kasi the agenda is for them to stay in power. Well, ano pa nga ba, no? What exactly is going to happen? Diba? Saka, my God, for lahat ng, even Duterte, we criticized during his time. Mm-hmm. Yeah, nilusod din kami ng mga super fans ni Duterte, kasi yun talagang audience ni mo, akin talaga yung super fans ni Duterte. Diba? Si Direk Darrell nakikinig. Diba? Oo, pero yun na nga, ang inaano ko is, That's the story. Ngayon, meron silang sariling story. Ilabas nila yung sariling story nila. Magmamatch maano kami. Magbabangayan kami ng story. Pero yun na nga, no? You have to understand what's going on right now in the Philippines. Bakit ang nagki-criticize sa kanila ay ang kanilang mga supporters at hindi ang mainstream media na for the longest time ay binaboy sila? Correct. Bakit tahimik ang mainstream media? Iisipin nyo nga yan. Sino ba ang mga pinapangalanan doon ng mainstream media na sinasabi nilang binabayaran ni Bongbong Marcos para magpakalat ng fake news? Hindi ba itong mga nakikita nyo ngayon? Yeah. Si Maharlika, ako. Pinagbintangan tayo. Sabi ng mainstream media, bayaran tayo. Ni Marcos. True. And now, asan sila? O asan sila ngayon? Asan sila ngayon? Bakit wala silang mailabas? But ayaw ngayon nilang magsalita. Dahil ang totoo niyan, kinukuha nila ang lahat ng mga feeling nilang kinuha sa kanila. Kasama na diyan ang GMA7. Oh. Hindi ba yan GMA7? Meron sila diyang share ata or whatever. Yung ABS-CBN, sinong bumili? Kasi nung bumili. Sir Romualdez. Yeah. So, wala na yung mga mainstream media na dating, sabi ko nga, na nagsasalita na diktador, anak ng diktador, magnanakaw. Wala na. So, tayo na ngayon na supporters nila na itinaya nga, like ako, tinaya talaga ang time, pera, buhay, di ba? Kasi, hindi, una personal, kasi nakita ko personal yung nararamdaman ko. Kasi personal kong nakita, Sas, kung paano nila imaltrato yung mga taong supporters nila. So, you know, so I'm glad na yung karamihan sa mga sinasabi ko dito na vouch mo or na pag-match natin na even beforehand, may ganun na palang kwentuhan na magdinegosyo sila. Diba, magninegosyo, sabi, narinig mo mismo, first-hand information, you were there, na magninegosyo sila sa, hindi mo narinig na dapat yung meeting na yun, Sas, is ganito, nako, kapag nasa pwesto na tayo, ayusin natin ang mga problema ng bayan, bigyan natin ng trabaho ang mga tao, ang mga OFW, alagaan, pero ang kanilang pinag-uusapan, magninegosyo tayo. Yung ang pinag-usapan namin doon, wala kaming pinag-usapan about reform, wala kaming, Yun, parang this is my only regret in my life, Inang, to be honest. And parang, diba sinabi ko sa iyo yan? Nasabi ko na I don't really expect na mapatawad ako ng mga Pilipino na naging kasangkapan ako sa dito kay Bongbong, no? I'm gonna say Marcos because I still have respect for the Apo Lakay. At least that one did something. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. No, but this is like, who is this person? Paiba-iba ka. Hindi naman ikaw yung sinuportahan namin nung election. Kita mo yung mga supporters niya. Bakit hindi nyo makapagbigay ng argumento bakit ibang-iba yung pagmumukha nito at pag-ugali nito nila ngayon kaysa nung election? Wala kayong maibibigay because mahirap i-defend yan. Yeah. Diba? So, yun nga. Hindi nila, ang bottom line dito is talagang binudol tayo. Yeah. Binudol talaga lahat ng Pilipino.